Hi guys! Good morning! It's me again, Penny! So ayun na nga guys, second night shift natin sa trabaho and ayan, magagayak ulit ako ng ating pangbaon sa kaisya or company. At syempre, alam nyo na ang ulam natin, itong menudilyo na pang-apat na araw nating uulamin. Bali nga guys, ngayon ko na nga lang siya ginayak pagkagising ko. Sobrang antok ko nga kasi guys sa trabaho, kaya naman maaga na nga lang ako natulog. Kapag naman pang gabi guys ang schedule namin, medyo maaga akong nagigising, kahirap nga kasing matulog ng tanghali. Tsaka nga pala guys, hindi ko napaubos yung ating banana bread nung unang araw ng ating paso, kaya may natira pa at dadalhin ko nga ulit ito sa aming company. Magbabaka sakali nga ulit tayo guys na baka ngayong ikalawang araw ng ating pasok sa company ay mapapaubos ko nga ito. Bali nga, may tira pa akong 5 piraso nitong banana bread. Ngayon na nga guys, ang last day na pagdadala ko ng banana bread kasi hanggang 2 araw lang ako nagdadala ng paninda sa company. Kung hindi ko man ito maipaubos ay kami na nga lang ang kakain ni ate. Fast forward! So ayun na nga guys, nandito na ulit kami ni ate sa bahay at talaga nga namang sobrang lamig sa labas. Hindi nga kinakaya nitong jamba ko ang lamig sa labas, kaya naman doble-dobleng jacket pa nga ang ginagamit ko. At ayan guys, dala ko nga ulit yung ating mahiwagang lata na may tira kaming isang banana bread guys, hindi ko nga napaubos. Bali nga guys, gutom na kami ni ate, kaya magpe-prepare na nga muna ako ng kakainin namin ngayong pang-breakfast. Itong pancit canton na nga lang ang pinili ko para mabilis-bilis lutuin. Kanina nga guys sa company, nung malapit na kaming lumabas ay ini-imagine ko nga kung anong ibe-breakfast namin. At dahil nga may isang tirang banana bread ay naisip ko nga na iluto ko yung pancit canton pagdating dito sa bahay. Nakapag-restock na nga rin pala kami guys ng egg, kaya naman maglalabon ako ngayon ng itlog. Habang naghihintay nga guys na maluto yung ating pancit canton at saka itlog ay aayusin ko naman itong basurahan namin. Araw nga kasi ng Biyernes ngayon at tapunan na namin ng basura. Andito rin kasi guys yung maraming balat na saging, kaya medyo mangangamoy siya kapag hindi pa namin tinapon. Kaya naman magtatapon na ako kahit sobrang lamig sa labas. Late naman guys, pinipick up yung mga basura namin dito. Mga alas 10 nga ang pick up dito sa lugar namin. Kaso mo nga, dahil nga panggabi ang schedule namin ay baka yung mga bandang alas 10 na yun ay malalim na ang aking tulog. Kaya nga ngayong madaling araw ko na siya itatapon para talagang sure na makukuha itong basura namin. Kaya nga rin pala guys, hindi muna ako nagtanggal ng aking jamba kasi nga lalabas pa ako. Naalala nga guys ni ate na meron pa kaming una na dapat itapon, kaya eto itatapon na nga rin namin. Siyempre guys, kahit nga una nitong itatapon namin ay kailangan gumamit tayo ng tamang plastic kasi hindi nila kukunin kapag ibang plastic yung gagamitin. Bali nga, 2 unan yung itatapon namin ngayon kasi nga lumang-luma na, tapos lumalabas na nga yung mga feather. Ayan guys, si ate na nag-ayos ng aming nilulutong pancit canton at saka itlog. Grabe, sobrang excited na nga kaming kumain. Inintay ko nga lang din pala guys maluto yung itlog para nga maiitapon na rin namin yung balat neto. Tapos eto guys, lalabas na nga ako, mabilis lang at tatakbuhin ko na nga lang. Pagkabalik ko nga guys galing sa pagtatapon ay kami dederecho na sa pagkain ni ate. Eto nga at ilalabas na niya yung natirang isang banana bread. Thankful pa rin kami guys kasi nga may natirang isa, at least meron kaming pang breakfast ni ate ngayon. Sobrang saya nga guys kasi nga puro mga Hapon yung bumibili ng ating banana bread. Yung nag-request nga nitong banana bread guys na leader namin ay napakadami talaga niyang binili, kahit nga yung kapatid niya daw ay bibigyan niya. Tapos guys, nakakatuwa pa kasi nga yung leader namin, siya pa yung nag-aalok sa mga kapwa Hapon niya. Kaya nga guys, ang ending abay, may mga new customer tayo na Hapon at nagustuhan nga rin at repeat orders nga guys. Sobrang nagustuhan nga nila talaga yung ating lutong banana bread, at ang hinahanap pa nga nung iba ay yung choco flavor na banana bread, kaso wala na yung choco flavor, siya yung unang naubos. Kaya nga guys, sa susunod dadamihan na nga rin namin yung lutong banana bread na may choco flavor kasi yun din yung hinahanap nila. Eto nga pala guys, yung aming banana bread, sobrang sarap talaga nito guys, grabe. Sana matikman nyo rin nga ito. Saka mabili nga rin siya guys kasi mura nga lang namin itong pinagbebenta, 400 yen nga lang to at napakalaki na. Kung solo mo nga lang kakainin itong ganitong kalaking banana bread guys ay talaga nga namang abot pa to ng pangtanghali. Pero syempre dahil dalawa kami maghahati dito ay isang kainan nga lang namin ito. So ayan guys, kain na tayo, itadakimasu. Guys, marami nga pala akong kumain, sabay-sabay pati ang kain ko, may kanin, may tinapay, lahat-lahat na guys, pero hindi nga ako tumataba. Yung mga ganitong breakfast nga guys ang talaga nga namang hinahanap-hanap namin
kasi nga yung Pancit Canton minsan lang kami makapangain nito dito sa Japan. Ito pa rin nga pala yung Pancit Canton na pasalubong sa amin ni Jody, hanggang ngayon nga ay aming tinitipid pa. Nang maubos ko na nga guys yung kanin, ay di syempre ito namang banana bread ang iuulam natin sa Pancit Canton. Isang canton nga lang guys yung pinaghatian namin dito ni ate, pero sobrang tinitipid ko talaga para nga yung kanin at saka yung banana bread ay may kahalong Pancit Canton. Sobrang napakagandang tandem nga guys nung banana bread at saka Pancit Canton, talaga nga namang maa-addict ka. Pangagawan nga kami ni ate din sa banana bread, kung hindi pa ako magmadali ay siya ay mauubusan. Kaya nga sa susunod guys, pag magluluto kami ulit ng banana bread, sisiguraduhin ko nga nabibili na rin ako ng akin. Hanggang dito na lang muna. Charis! Jane!